Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, we are going to Gigantes Island. And guys, yes, ang aga namin gumising. 3 a.m. gumising na kami. 3:36 na ngayon. And we book for a Gojo. Gojo PH, guys. Kasi iyan yung available dito for taxi para papunta doong Taglac Terminal. Kasi sa Grab is wala sila. Hindi siguro sila 24 hours dito. So we're searching for our driver, guys. And we're going to Taglac Terminal. So see you there. Kuya, saan po pa Bangkal Port? Bangkal? Carles. Carles? Asik. Salamat! Anong oras po, Aalo? Sunod sa istansya, ma'am. Okay. So, punta kami dito. Guys, yung sasakyan niyo dito is yung Carlet. Sa Bangkal Port daw, kuya. Salamat po. Yes. Bangkal Port yan. Okay. So guys, dito na kami sa may Cirrus Linear Transit Terminal something dito sa may Haro. And yes guys, ang sasakyan niya na bus is Carles papuntang Bangkal Port. And ayun na nga guys, medyo napagsisihan ko din kaunti na hindi na lang ako nagpa-book dun sa Gigantes Island Tour ng sundo. Kasi may sundo naman, which is 350 pesos each siya. So susunduin kayo dun sa may Haro, may pick-up points lang sila. So by the way, okay lang din kasi at least na-explore namin itong mga transportation dito sa Iloilo. And by the way guys, nasakyan pala namin na, wait lang, pakita ko sa inyo. Nasakyan pala namin na taxi is Gojo. Ito siya guys. This one, Gojo. Ito siya guys. Ito yung application na available sa Philippines daw na pwede naman. Nasa Philippines na daw talaga ito guys sa iba't ibang mga lugar. I don't know kasi hindi ko pa siya narinig sa Davao City. Pero dito sa Iloilo is may Gojo taxi siya. Which is mas mura siya kaysa sa Grab, guys. Hi, guys! Welcome back again to my channel. So, finally, we are here in Bangkal Port, guys. For 3 hours na higit na travel time namin, guys. Dito na kami sa Bangkal Port. And kumain muna kami ng breakfast dito sa Holy Cow, guys. Malapit lang naman siya dito sa may Bangkal Port, sa may gilid lang. So, pwede kayong kumain dito. Affordable din naman yung mga pagkain nila, guys. And I think ito lang kasi yung restaurant na nakita ko dito. Malapit, eh. So, ayun, guys. Nag-order muna kami ng husband. Guys, para makapag-breakfast muna kami. And syempre after that is pupunta kami doon sa tour guide na mag-highlight kami. Lutang ako, pasensya na, sobrang lutang kasi sobrang layo ng jet, sobrang pagod, kulang pa talaga ng tulog. So for the go pa rin tayo kasi lag is life. So guys, dito maraming mga souvenirs na pwedeng mabili. Ayan. Adarat ako. Bibili kami ng mga junk food for the migrant ang ingay island hopping namin guys. So andito lang naman sa tabi. So pwede kayong bumili dito. So guys, we are now going to the port para mag-register at hanapin yung napabukan namin na four. So guys, ang daming mga sasakyan dito. Ito yung port na lahat. Sabi ko. Ito yung kinainan namin guys. Ito yung souvenir shop. So, malapit-lapit lang naman. Pero konti lang yung mga establishments dito guys. So guys, dito kami nag-register. Bago ka lang, sir? So guys, so andito na kami sa loob ng ng port and syempre aircon dito na set. Kanina doon sa pinagbayaran namin, hindi. So naghintay lang kami guys para tawagin doon sa boat na naka-assign sa amin para sa island hopping. So 9 pa naman yung lakad namin. So dito muna kami maghihintay. Just
Actually, maganda dito sa loob. And then may mga ganito pa siya. As you can see. Yeah. Beauty. This is so beautiful. After that, guys, is lalapas kami dyan later. And then, doon naman is may mga bangka para doon kami pupunta or doon kami sasakay sa assign na bangka namin. So, ayun. See you later. So, ayun guys, papunta na kami sa may bangka since tinawag na kami. And of course, ito yung mga kasama ko. Ayan, mga kasamahan ko yan siya guys. And actually, this is their port. Hindi siya masyadong malinis. Unlike sa Bantayan Island, since we also visited Bantayan Island, sobrang linis ng port nila. Pero dito medyo madumi. Pero okay lang yan. Ayun. Yes. Yung itsura niya guys. Sabi pa ng husband ko, Ew, there's something wrong with this. Ayun. So, ayun guys. Mark 1. Mark 1 ata yung bangka na sasakyan namin guys. So, we are go and for the go. So, ayun yung mga bangkang naghihintay guys. Ayun. So, yun yung sasakyan namin. So, ang dami dito. So, hanapin lang namin yung naka-assign na bangka sa amin, guys. Bakit paano na lang po? Ano po ya? Salamat po. Salamat. Apat-apat lang ano, apat? Okay. Apat-apat lang. So guys, andito na kami sa may bangka. Ayan yung mga kasama ko guys. Ayan. So dalawa lang kami dito ng husband ko. So nag-ayos pa kami or we're fixing ourselves. And kailangan talaga guys na sulitin itong life jacket kasi it's necessary. Okay, it's necessary. So always wear your life jacket for your safety. And ayan si Kuya. Siya yung mga kasama namin for today. Mabuhay tayong lahat, Kuya. Parang hindi mabuhay, ah. Mabuhay tayong lahat. Sa likod dyan. Okay, ah. By the way pa, just call me. Kuya Dundon, yung magiging bot guide nyo. And then my team, ah. Kuya Nunoy, Kuya Bobong, yung kapitan natin. Okay, guys. Regarding about your analapping, we have a 6 island. In the morning, 2 islands bago tayo makapunta sa accommodation area. First up, tinatawag natin na Pulupandan Islands. Travel tayo almost 1 hour. Pag may makita kayong maliit na islands na miniyog, yung first up natin. Okay guys, sa every island we have a time limit ha. Sa first stop, nagbibigay muna kami ng 30 minutes. And then pagkatapos natin, proceed tayo sa Tangki Lagoon. Yung biyahe natin mga 20 minutos din. Sa Tangki Lagoon, mayroon tayong click jumping area. And then same time limit po, Ma'am Sira, 30 minutes din. And then pagkatapos, proceed tayo sa lunch area. And then sa hapon, may 4 islands pa tayo. Kagaya ng Kabugogama, yung mag-search ni Gantis Island, Pantigi Sandbar, Little Boracay. And then Antonia, sa Antonia Islands mayroon tayong extra activity kagaya ng snorkeling, crystal kayak, banana boat, and then jet ski. Okay guys, regarding po sa Palisisa Island, bawal po kumuha ng sand and corals. At saka yung basura natin, may trash can po kami dito, Ma'am Sira. And then regarding po sa mga pictorial nyo, ako po yung official photographer nyo, Ma'am Sira. And then last word to all of you, don't worry, can I treat just like a family, thank you to all of you. And then guys, yung protocol po ng Coast Guard, dapat mga 4:40 nandito na tayo sa Bangkal Port, Ma'am Sira. Huwag mag-iya, magtanong po, may right mid po kami dito. Thank you po. Hi guys! So, andito kami sa Pulupandan Island. So, after 1 hour of boat ride, guys, is dumating na kami dito sa Pulupandan Island. And I will show you the island, guys. Pasensya na sa buho ko. I will show you the island in 1, 2, 3, go! Thank you.
here in Calatagan. Ewa. Calatagan. Calatagan ata, I don't know. Basta dito kami magla-lunch. Calatagan Beach ata ito or island. I don't know what this is. So guys, lumulusong kami kasi hindi naman pwede dalhin yung bangka dito sa mas malapit. Kasi nga, sasadzad sila. So ayan yung mga kasamahan ko guys. Ayan, dun kami sa island na yan kakain. So see you in a bit guys. Okay. So guys, andito na kami sa Calatagan Island. And we are going to have our lunch. And ito yung lunch namin. Tada! It's a lot. Dalawang muna yun. Ayan. Mandiskal. Yes, mo. Boko shake. 95. Hi guys! So andito kami ngayon sa Antonia's Beach Resort, I think. Yes, Antonia's Beach. And 1 hour kami dito guys. Pwede kami mag-swimming dito. And may mga activities din sila dito guys. May mga crystal kayak, picture taking, or whatever. Basta, may mga activities dito. And try naman guys if pwede kami makapag-activities later. Ayan mga bangka. Ayan, 1 hour kami dito guys. So maliligo kami. So let's go explore the place. Guys, we are here in Bantige Sandbar, guys, and I will show you. Ta-da! Hi guys! So, andito kami ngayon sa Kabugaw, Kamay. And ito yung picture perfect view guys, which is yung makikitan nyo na mga model sa mga Gigantes Island Tours. Ito yun siya guys. So, pupunta kami dyan guys. And ito yung last stop namin. By the way, maliit na island lang din naman siya. Ayan. Kasi palubat na din ako. So, dito na natin i-end ang vlog natin guys. Ano pa din naman siya? Mga syempre dagat kasi island nga. And then may mga rock formations din siya guys. And then kami yung unang batch na pupunta doon para mag picture taking. And ayan yung paligid niya guys. Ayan, 'di ba? Sobrang perfect. Sobrang aesthetic. Sobrang aesthetic. So by the way guys, kailangan na natin i-end ang vlog na ito. Is it because uwi na lang din naman kami and lobat na din ako. So guys, thank you so much for watching this vlog. I hope na i-subscribe nyo yung YouTube channel na ito and more vlogs to come pa po. And abangan nyo naman po ang vlog namin sa Iloilo City proper. So bye! Thank you so much! Love, love everybody!